anak mo ginawa mo. Pwede kang mamatay sa ginawa mo. Walang silbi ang buhay ko. Pinig kayong lahat. Ngayong nabigyan na ng pangalawang buhay ang ating takda. Naway, nararapat nang ituloy na natin ang pinakahihintay natin lahat. Sa nalalapit na pagpula ng araw, ikinagagalak kong pakilala sa inyong lahat ang susunod niyong reyna, ang takda, ang aking apong si Josephine. Sino ka? At ano ginagawa mo rito? Ako po si Salaminsin. Salaminsin? Kailan ka ba naging kabayo? Ano ba? Tao na ako! Tao ka na? Todo na yan? Oo. Si Magayon po at si Diana, sila po lumapastaan sa akin. Wala na si Magayon dito. Kaya't wala ka ng dahilan para manatili pa rito. Eh, sadali, wag naman. Mahal na sinukuhan. Huwag na kayo kumontra. Kontrabida yan eh. Baka naman kung ano pang laging ang ihasik nandito sa kabanwano. Galing na rin kay Mansuga. Wala na dito si Magayon. Mapapakinabangan pa natin si Salaminsim. Paano natin makikita ang hinaharap? Kung wala na siya, siya lang ang nakakapagbigay noon. Oo nga. Oo. Ano bang masasabi ng takda? Sa ngalan ng katahimikan at kapayapaan, bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. Maraming salamat, mga natakda. Maraming salamat talaga. Eh, Mansuga, sana ho ba dito ang magiging kwarto ko? Nandun ang kwadra. Doon ka. Kwadra? Kailangan handang-handa ka na bago pa ang koronasyon. Kapag pinatong na ang korona sa iyong ulo, ay makakaramdam ka ng kakaibang kapangyarihan. Kailangan mong ihanda ng iyong katawan at ang iyong isipan. Kailangan mong magsanay para makatulong sa iyong pakikipaglaban. Opo, gusto ko yun. Gusto ko pang matuto. Hoy! Pakisabi nga dyan kay Diana, bilis-bilis na niya dahil malapit na araw ng koronasyon. Oh! Ano to? Hindi niyo ba ako naririnig? May mensahe nga ako para kay Diana, magkaibigan kami! Paano kami nakakasiguro? Eh, but pala to. Eh, di kung magkalaban kami, di kanina pa kayo nakakulong na lahat. Ano? Dali na! Ano pang hinihintay niyo? Puntahan niyo si Diana, ang inyong Panginoon! Dali!